Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Kabanata 151. Ilang bagay. Matapos makita ni Rachel si Cyrus, diretso siyang bumangon at pinilipit ang kanyang sexy at malambot na baywang para maglakad sa harap ni Cyrus. Pagkatapos ay tumingin pababa kay Cyrus at nakangiting sinabi, "Si Master De La Cruz ay talagang kasing bata at gwapo. Gaya ng sinasabi ng mga chismis. Miss Hua, napakaganda mo rin." Malumanay na sagot ni Cyrus, "Bilisan mo at maupo ka." Iniunat ni Rachel ang kanyang malambot na puting daliri at itinuro ang tea table sa tabi niya. Si Cyrus ay hindi masyadong nag-isip at direktang umupo sa itaas, habang si Rachel ay piniling umupo sa tapat ni Cyrus. Pinili ni Gabriel na umalis ng matalino. Tumingin-tingin si Cyrus kay Rachel sa kanyang harapan. At labis na nagulat dahil hindi inaasahan ni Cyrus na si Rachel ang namamahala sa lungsod ng Solbury, isang marangal na mga ngalakal na pilak, ay napakabata at napakaganda. Kinuha ni Rachel ang teapot, pagkatapos ay nagkusa na magdala kay Cyrus ng isang tasa ng tsaa, at mahinang sinabi, "Master De La Cruz, gusto mo ba ng tsaa o hindi? Kaya kung uminom ng kahit ano." Malumanay na sagot ni Cyrus, "Kung gayon, paano mo ito natitikman?" Si Rachel ay nagpakita ng isang napakakaakit-akit ng ngiti kay Cyrus at gumawa ng isang kilos ng pakiusap. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, kinuha ni Cyrus ang tasa ng tsaa at humigop, pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi, "Hindi ko ito inumin." Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Rachel nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Kung tutuusin, ang tasa ng tsaa na ito ay maaaring itimpla sa Foshan Longjing, ang tinatawag na ginto sa tsaa. Maaaring hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon ang mga ordinaryong tao na inumin ito dito. Buhay, ngunit ang panig ni Cyrus ay talagang walang lasa, tiyak na walang imik si Rachel sa kanyang puso. At hindi nagsinungaling si Cyrus dahil ang tasa ng tsaa na ito ay talagang walang lasa kay Cyrus. Minsan hindi maintindihan ni Cyrus ang iniisip ng mga ordinaryong tao, red wine man o tsaa, sa mata ni Cyrus, walang pinagkaiba. Sa madaling salita, kung ito ay 50,000 red wine o 500,000 red wine ay katulad sa mga mata ni Cyrus. Ang tsaa ay natural na pareho. Iniisip ni Cyrus na maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga totoong mayayamang tao. Hindi rin interesado si Cyrus sa ganitong uri ng bagay. Sa kabaligtaran, interesado siya sa Rachel na nasa harapan niya sa oras na ito dahil natuklasan ni Cyrus na may kakaiba sa babaeng ito. Iyan ang tingin sa mga mata ni Rachel. Napakalinis ng mga mata ni Rachel at wala siyang makitang anumang dumi tulad ng isang diwata na bumaba sa mundo. Gayunpaman, sa mga mata ni Cyrus, ang gayong mga mata ay halatang medyo abnormal. Dahil walang sino man sa lipunan ngayon ang maaaring magkaroon ng ganoon kalinis na mata, lalo na para sa isang babaeng tulad ni Rachel, ito ay mas imposible. Sa makatuwid, naramdaman ni Cyrus na si Rachel ay hindi isang simpleng babae. Ang ganitong uri ng mga mata ay dapat na itago ni Rachel. Kung mas malinaw ang mga mata, mas komplikado ang puso ng taong ito. "Master De La Cruz, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Rachel, at ako ang may-ari nitong fantasy club." Nagkusa si Rachel na kausapin si Cyrus. Hindi talaga madaling magkaroon ng ganoong kalaking club sa murang edad. Mahinang sabi ni Cyrus, "Master De La Cruz, maaari kitang bigyan ng membership card ng clubhouse natin saglit. Gamit ang membership card na ito, maaari mong hayaan ang sinumang babae sa clubhouse namin na pagsilbihan ka." Nakangiting sabi ni Rachel kay Cyrus. Magagawa ba ito ng sinumang babae? Natigilan si Cyrus saglit at pagkatapos ay nagtanong pabalik.
Oo, basta babae sa clubhouse natin. Bahagyang tumango si Rachel, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil pakiramdam niya ay walang sinumang tao ang makakatanggi sa gayong tukso. At bahagyang umiti si Cyrus at mahinang sinabi, "Kung gayon, gusto kong pagsilbihan mo ako, pwede ba?" Matapos marinig ni Rachel ang mga salita ni Cyrus. Bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil walang nang ahas na sabihin sa kanya ang ganoong bagay, ngunit nang maisip niyang hinihiling niya si Cyrus ngayon, hindi niya ito ipinakita. Galit, ngunit mahinang sinabi. "Paumanhin, wala ako sa hanay na ito. Sayang talaga yan." Tumingin si Cyrus sa mga payat na binti ni Rachel at huminga ng mahina at pagkatapos ay nagpatuloy. "Hindi ako interesado sa ibang babae, kaya ayaw ko ng membership card mo, pag-usapan natin ang seryosong bagay." "Seryoso?" Saglit na natigilan si Rachel. "Ano ang iyong pagkakakilanlan?" Diretsong tanong ni Cyrus kay Rachel. "Ako pa rin ang pinuno ng mga ngalakal na pilak sa Solbury City." Nakita ni Rachel na napakadirekta ni Cyrus at hindi siya nagsasalita ng walang kapararekan, direktang ipinaliwanag niya ang kanyang pagkakakilanlan. "Kung ganoon, bakit mo ako pinatawag dito ngayon?" Tumingin si Cyrus kay Rachel at nagpatuloy sa pagtatanong. "Young Master De La Cruz, nakakapanibago ka na. Hindi ako magsasalita ng kalokohan tungkol sa batang iyon. Pinatawag kita dito ngayon dahil gusto kitang makausap tungkol sa Subway Project." Sinabi ni Rachel nang diretso sa punto. Tumingin si Cyrus kay Rachel at hindi nagsalita. "Ang galing talaga ni Master De La Cruz. It took less than half a month to win this project. I really admire this little boy." Nagpatuloy si Rachel sa pagsasalita matapos makitang hindi nagsasalita si Cyrus. "Ngayong hindi pa nagsisimula ang bidding, paano mo nalaman na nanalo ako sa proyekto?" Walang pakialam na tanong ni Cyrus. "Master De La Cruz, dapat mas alam mo kaysa sa akin kung nanalo ka sa proyektong ito o hindi. Ayokong umikot kasama ka ngayon. Napakahalaga pa rin sa akin ang proyektong ito, kaya sana maibigay mo ang proyektong ito sa akin." Direktang kinausap ni Rachel si Cyrus. "Haha." Hindi napigilan ni Cyrus na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Rachel, at pagkatapos ay mahinang sinabi. "Miss Hua, parang wala pang kalahating oras lang tayong magkakilala, tama? Hindi ba't medyo katawa-tawa ang proyektong ito? Aalis na ba? Young Master De La Cruz, hindi ba ang layunin ng pagkapanalo sa proyektong ito ay upang akitin ako? Ngayong nakaupo na ako sa harap mo, anong mga kondisyon ang kailangan mong magsalita ng diretso, basta't nasa loob ng saklaw na kaya kong tiisin, pipiliin ko, promise." Tumingin si Rachel kay Cyrus at seryosong sinabi. At tila hindi inisip ni Cyrus na nakita na ni Rachel ang sarili niyang layunin at medyo nagulat siya. Pagkatapos ng 2 segundong katahimikan, mahina niyang sinabi. "Okay. Dahil sinabi na ito ni Miss Hua, ay there are sa katunayan ng ilang bagay na kailangan mong gawin, hanggat magagawa mo ng maayos ang mga bagay na ito, maibibigay ko sa iyo ang proyekto." "Ilang bagay?" Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Rachel. At lihim siyang napabuntong hininga na si Cyrus ay talagang matako, ngunit mahinahon niyang sinabi, "Young Master De La Cruz, sabihin mo sa akin." Kabanata 952. "Kaya mo yan." Medyo nagulat si Cyrus nang makita niyang masayang sumang-ayon si Rachel. Ngunit naramdaman niya mula sa reaksyon ni Rachel sa oras na ito na tila talagang pinahahalagahan ni Rachel ang proyektong ito, kung hindi, hindi siya maaaring magkaroon ng ganoong saloobin. "Ang una kong hiling ay kailangan mo akong tulungang imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang." Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, walang ekspresyon na sinabi ni Cyrus kay Rachel. "Ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga magulang."
Tumingin si Rachel kay Cyrus na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, na parang hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Cyrus. Ang pangalan ng aking ama ay Jester de la Cruz, at ang pangalan ng aking ina ay Sandra Chu. Pareho silang umalis sa mundong ito dahil sa isang aksidente noong bata pa ako. Ang pagkamatay ng aking mga magulang ay hindi isang aksidente, ngunit isang sinadyang pagpatay ng isang tao. Paliwanag ni Cyrus sa mahinang boses. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap si Cyrus tungkol sa kanyang mga magulang sa isang tagalabas. Ang alaalang ito ay palaging nakatatak sa isip ni Cyrus at bihirang banggitin sa iba. At tumingin si Rachel kay Cyrus sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay tila naguguluhan pa rin. Sumimangot siya at sinabing, "Young Master de la Cruz, maaari kang ituring na numero unong tao sa apat na malalaking probinsya ngayon at ang mga personal na koneksyon mo. May sa iyong mga kamay ay pundamental. Hindi ito katulad ko, ang pinuno ng isang maliit na Solbury City silver merchant, maaaring magkumpara. I don't understand why you asked me to investigate this matter. Imbes na ikaw na mismo ang mag-imbestiga." Dahan-dahang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Rachel matapos marinig ang mga salita ni Rachel. Nakikita niya na si Rachel ay tila talagang ignorante sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, o ito ay ang kakayahan ni Rachel sa pag-arte. Talagang namumukod tangi. Dahil umabot na sa puntong ito, hindi na kailangang itago ni Cyrus, kaya diretso siyang sumagot. "Ang iyong mga koneksyon ay talagang hindi kasing ganda ng sa akin, ngunit ikaw lamang ang makakapag-imbestiga sa dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang." "Bakit?" Lalong naguluhan si Rachel nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus. Napakaikling sagot. "Ang huling tawag sa telepono ng aking ama bago siya namatay ay sa iyong ama. At ang iyong ama ang namamahala sa mga ngalakal ng pilak sa lungsod ng Solbury noong panahong iyon. Kaya sa palagay ko ay may kaugnayan ang pagkamatay ng aking mga magulang sa ang pagkamatay ng mga ngalakal na pilak o ang ano ang kinalaman nito sa iyong ama. Kailangan kong hanapin mo ang iyong ama at tanungin kung ano ang nangyayari." Sagot ni Cyrus. Kaya nga. Isang kakaibang kislap ang sumilay sa magagandang mata ni Rachel, hindi niya akalain na may kinalaman ang kanyang ama sa pagkamatay ng mga magulang ni Cyrus. "Magagawa ba ito?" Walang ekspresyong tanong ni Cyrus kay Rachel. "Master de la Cruz, hindi ka ba natatakot na ang tatay ko ang pumatay sa tatay mo, tapos gagawa ako ng kwento para maging perfunctory ka?" Mabagal na sabi ni Rachel. "Hindi mo ako madaya, kaya kung imbestigahan kung totoo o mali ang sinabi mo basta random investigation lang ang gagawin ko." Confident na sabi ni Cyrus. Tumingin si Rachel kay Cyrus sa kanyang harapan at nag-alinlangan ng 2 segundo. Pagkatapos ay bahagyang tumango at sinabing, "Okay, dahil malaki ang tiwala sa akin ni Young Master de la Cruz, tutulungan kitang linawin ang bagay na ito kapag bumalik ako." "Okay, pagkatapos ay pag-usapan natin ang 2 bagay. Sabi ni Cyrus. Hindi nagsalita si Rachel, ngunit tahimik na hinintay si Cyrus na magsalita. "Ang 2 bagay ay talagang napakasimple. Sana ay matulungan mo akong imbestigahan kung ang isang babaeng nagngangalang Margo Suarez ay kinokontrol ng iyong mga mangangalakal na pilak." Diretsyong sabi ni Cyrus. "Sino ang taong ito?" Natigilan sandali si Rachel, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagtanong. "Sino si Margo?" Tila narinig ni Rachel ang pangalang ito sa unang pagkakataon, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis pa ring naguguluhan. "Si Margo ang fiancé ko. Si Margo ay nag-aaral noon sa United States, pero sa panahong ito, bigla kong hindi makontak ang fiancé ko, at wala akong mahanap na balita tungkol sa fiancé ko. Nag-aalala ako. Ikaw pala. Inaksyonan na ng mga silver merchant ang fiancé ko, kaya sana matulungan mo akong imbestigahan ang bagay na ito." Dahan-dahang sabi ni Cyrus.
I can only try my best to help you find out about this matter, but I can't guarantee that I will be able to find this person. After all, ako lang ang taong namamahala sa Solbury City, at marami ang mga bagay na hindi ko makontak. Magalang na sabi ni Rachel. Bahagyang ngumiti si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Rachel. At pagkatapos ay mahinang sinabi, Miss Hua, hindi ko na tinatalakay ang bagay na ito sa iyo ngayon. Ang kailangan kong malaman ay kung si Margo ay nahuli ng iyong bangkiro o hindi. Kanidnap ng mga tao, oo o hindi ang sagot mo sa akin, ayokong makarinig ng hindi tiyak na sagot. Haha! Tumingin si Rachel kay Cyrus na may mahinang ngiti. Pagkatapos ay bahagyang tumango at sinabing, I see, maaari mo bang ibigay sa akin ang subway project pagkatapos kong matapos ang dalawang bagay na ito? At pangatlong bagay. Sabi ni Cyrus. Matapos malaman ni Rachel na si Cyrus ay may pangatlong bagay na dapat gawin. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang magagandang mga mata. At lihim siyang napabuntong hininga na si Cyrus ay medyo malayo sa unahan, at hinayaan niya ang kanyang sarili na gawin ang napakaraming bagay sa sandaling siya. Ibinuka ang kanyang bibig. At talagang hindi binalak ni Rachel na gawin ang mga bagay na ito ayon sa intensyon ni Cyrus. Nadama niya na hanggat gumagawa siya ng sagot, hindi dapat matukoy ni Cyrus kung totoo o mali ang kanyang sagot. Ano ang pangatlong bagay? Tumingin si Rachel kay Cyrus at nagtanong. Ang pangatlo ay makikipagtulungan ka sa akin mula ngayon. Kahit anong balita o aksyon mula sa bangko, kailangan mong ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon, o kapag may kailangan ako sa iyo, kailangan mo ring pumunta muna. At makipagtulungan sa akin saglit. Mahinang sabi ni Cyrus. Natigilan si Rachel nang tumingin siya kay Cyrus, hindi kapanipaniwala ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dahil hindi akalain ni Rachel na magiging ganoon kalakas si Cyrus. Bagamat sinabi ni Cyrus na nakikipagtulungan siya, sa totoo lang, gusto lang ni Cyrus na si Rachel ay kumilos bilang isang insider para kay Cyrus. Hindi man lang maintindihan ni Rachel kung saan nagkaroon ng lakas ng loob si Cyrus na gawin ang kahilingang ito. Ang unang dalawang bagay ay hindi masyadong mahirap para kay Rachel. Ngunit ang pangatlong bagay ay halatang hindi kayang gawin ni Rachel. Dahil alam niya kung gaano kakilakilabot ang organisasyong ito ng mga mangangalakal na pila. Kapag siya ay talagang pinagtaksilan siya kung siya ay isang mangangalakal na pilak, ang kanyang buong maghahirap ang pamilya. Master de la Cruz, hindi ko magagawa ito, hindi ko kayang ipagkanulo ang mangangalakal na pilak. Direktang umiling si Rachel at sinabi kay Cyrus. Kaya mo yan. Malumanay na sagot ni Cyrus. Young Master de la Cruz, bakit mo nasabi yan? Natigilan sandali si Rachel at nagtanong kay Cyrus sa tonong naguguluhan. Kabanata 453. Lumaban. Sa kahon. Pagkatapos na magharap si Cyrus ng tatlong kondisyon. Si Rachel ay maaari pa ring atubili na sumang-ayon sa unang dalawang kondisyon, ngunit hindi siya pumayag sa pagnanais ni Cyrus na hayaan ang kanyang sarili na maging panloob na tugon ni Cyrus. Dahil masyadong nakakatakot si Yinshang sa mga mata ni Rachel, kung talagang ipagkanulo niya si Yinshang, hindi man lang siya maglalakas loob na isipin kung ano ang mangyayari. Rachel, kung hindi ako nagkakamali, ang sitwasyon mo ngayon sa Silver Merchant ay hindi masyadong maganda. Ang posisyon mo ngayon ay hindi dapat kasing solid ng hitsura mo, tama? Mahinang tanong ni Cyrus kay Rachel. Tumingin si Rachel kay Cyrus at hindi nagsalita. Ang isang malaking organisasyon tulad ng Yinshang ay walang nararamdamang tao. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong kakayahan at kung gaano kalaki ang halaga na magagawa mo para sa organisasyon. Kaya't pabayaan si Rachel, kahit na ang antas ay mas mataas kay Rachel ang posisyon ng mga taong iyon ay hindi napakasolid. Ngunit sa loob ng ilang taon ay naging tagapamahala ka ng Solbury City. Isang mangangalakal na pila. Nakasakit ka ng maraming tao.
Kaya't sabik na sabik kang panatilihin ang iyong posisyon. Dahil kung mawawala ang iyong kasalukuyang posisyon, ang mga taong ang nasaktan ay tiyak na gag-antay sa iyo ng malupit, nang walang proteksyon ng mga mangangalakal na pilak, malamang na hindi magtatagal ang pamilya mong huwa. Nagpatuloy si Cyrus sa pagsusuri. Master De La Cruz, ano ang gusto mong sabihin? Kumunat ang noo ni Rachel at tinanong si Cyrus. Ang gusto kong sabihin ay dahil Miss Hua, imbes na araw-araw kang mag-alala ng labis, maaari mo pang bilisan at samahan mo ako. Kaya kung ibigay sa iyo ang lahat ng maibibigay sa iyo ng mga ngalakal na pilak, kahit doble pa, at kaya ko rin. Protektahan mo ito. Ang kaligtasan ng iyong pamilya, basta't maaari kang maging masunurin. Nakangiting sabi ni Cyrus habang umiinom ng tsaa. Napaisip si Rachel nang makita niya si Cyrus sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, napagtanto ni Rachel na siya ay masyadong walang muwang at masyadong minamaliit niya si Cyrus. Noong una ay inakala niya na si Cyrus ay isang ordinaryong tao lamang na biglang nagmana ng malaking pamana at wala man lang kakayahan. Kaya hindi talaga kinuha ni Rachel si Cyrus sa kanyang mga mata mula sa simula hanggang sa huli, kahit na si Rachel ay naramdaman na si Cyrus hindi man lang kwalipikado na maging kalaban niya. Ngunit hindi niya akalain na hindi siya nakikita ni Cyrus bilang isang kalaban. Ang talagang gustong harapin ni Cyrus ay ang buong bangko, hindi ang kanyang sarili. Young Master De La Cruz, magagawa ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong unang dalawang kinakailangan, ngunit talagang wala akong paraan upang matupad ang iyong ikatlong pangangailangan. Imposibleng ipagkanulo ko ang mga ngalakal na pila. Nag-isip sandali si Rachel at sumagot sa mahinang boses. Miss Hua, wala kang karapatang pumili ngayon. Diretsong sabi ni Cyrus. Bakit? Isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa magagandang mata ni Rachel. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay kinuha ang kanyang mobile phone mula sa kanyang damit at pagkatapos ay marahang pinindot ang pause button. Talagang ni-record mo ito. Tumingin si Rachel sa telepono ni Cyrus at agad na napagtanto kung ano ang nangyayari at napasigaw sa gulat. Oo, Miss Hua, ni-record ko na lahat ng usapan natin kanina. Tumango si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. Kailangan ko lang tanggalin ang huling bagay at pagkatapos ay ipadala ang nakaraang pag-uusap sa mga ngalakal na pilak. Ang mga ngalakal na pilak ay dapat magkaroon ng kakayahang kilalanin ang pagiging tunay ng pag-record. Sa oras na iyon, si Miss Hua, sumang-ayon ka man o hindi, mararamdaman ng mga ngalakal na pilak na pinagtaksilan mo sila at nakipagtulungan sa akin. Sa oras na iyon, Miss Hua, maaaring wala ka ng pagkakataong magpaliwanag. Paano ka magagalit? Tuwang-tuwang sigaw ni Rachel kay Cyrus. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na ni Rachel kung bakit si Cyrus ay may kumpiyansa sa pagsasabi sa kanyang sarili ng mga bagay na ito. Lumabas na si Cyrus ay nagplano na ng lahat ng ito. Ang tunay na layunin ni Cyrus ay upang pukawin ang relasyon ni Rachel at ng Silver Merchant. Sa huli, si Rachel ay walang ibang pagpipilian kundi ang piliin na makipagtulungan kay Cyrus. Kung walang kahihiyan, sa tingin ko ay hindi ako karapat-dapat na banggitin kumpara sa mga tao mula sa mga ngalakal na pilak. Inilapag ni Cyrus ang kanyang mobile phone habang nagsasalita at pagkatapos ay nagpatuloy. Miss Hua, maaari mo na bang isaalang-alang ang tatlong kondisyon na iminungkahi ko? Dapat wala akong choice ngayon, di ba? Ngumiti si Rachel ng matamlay at walang magawang sinabi. Miss Hua, pumayag ka ba? Nakangiting tanong ni Cyrus. Mapipili ko lang na sumang-ayon sa mga kondisyon ni Master De La Cruz ngayon, ngunit bago natapos ni Rachel ang kanyang pangungusap, nakita niya na ang kanyang payat at matikas na maliit na kamay ay biglang hinawakan ang teapot sa kanyang harapan at nang walang pag-aalinlangan, hinampas niya ito ng direkta sa ulo ni Cyrus. Kahit si Cyrus ay hindi inaasahan na ang mga galaw ni Rachel ay napakabilis.
At ang bilis at lakas na sumabog sa sandaling ito ay napakaganda rin, na nagpapakita na si Rachel ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Hindi inaasahan ang putok ni Rachel. Kung ordinaryong tao lang ito, tiyak na hindi siya makakapag-react. At saka, ang tipot mismo ay gawa sa bakal at napakabigat. Ngunit tila mas mabilis ang takbo ni Cyrus kaysa kay Rachel. Tumalikod si Cyrus at iniwasan ang tipot na lumilipad patungo sa kanya. Matapos makita ni Rachel ang reaksyon ni Cyrus nang napakabilis, isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang magagandang mata, ngunit mabilis siyang kumalma. Pagkatapos ng lahat, natagpuan ni Rachel ang ilang mga mamamatay na pumatay kay Cyrus noon. Ngunit sa huli, nakaligtas si Cyrus. Kaya't naiintindihan pa rin ni Rachel ang mga kasanayan ni Cyrus. Kaya naman hindi pinili ni Rachel na hayaan ang mga tao na kumilos laban kay Cyrus this time, at ito ang dahilan kung bakit niya nakilala si Cyrus. Matapos iwasan ni Cyrus ang teapot, hindi na siya tumigil, at biglang sinipa ang mesa sa harap niya. Ang mesa ay direktang lumipad patungo sa posisyon ni Rachel. Agad na tumayo si Rachel, at ang malambot niyang katawan ay nagtago sa isang tabi na parang kidlat. Bang! Marahas na nabasag ang mesa sa dingding ng kahon at agad na nabasag. Tumingin si Cyrus kay Rachel sa kanyang harapan, at ang kanyang puso ay lubos na kalmado. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na natutunan niya ang kaunting kung fu mula kay Kenny, kung hindi, si Cyrus ay kailangang mamatay. Ngunit ang higit na nakapagpahanga kay Cyrus ay ang galing ni Rachel. Mahirap para sa kanya na isipin na ang sexing katawan ni Rachel ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya. Young Master De La Cruz, pinaplano mo ba akong harapin? Maislan na tanong ni Rachel kay Cyrus. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Bumulong pabalik si Cyrus kay Rachel, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Rachel nang may mga hakbang. Kabanata 754. Tagumpay ng walang puwersa. Alam ni Cyrus na si Rachel ay isang babaeng may hindi pangkaraniwang kakayahan, kaya natural na hindi siya ng ahas na baliwalain ito sa oras na ito. Hindi niya binigyan ng kahit anong pagkakataon si Rachel na mag-react, at direktang sumugod sa posisyon ni Rachel. Ang kamao ni Cyrus, na may sipol ng hangin, ay dumiretso sa dibdib ni Rachel at binasag ito. Matapos makita ni Rachel si Cyrus na kumilos, bigla niyang itinulak ang kanyang payat at makatarungang braso, at ang kanyang buong katawan ay yumuko sa isang kamanghamanghang arko. Kaagad na sinundan si Cyrus, nakita niya ang magagandang patas na mga binti ni Rachel na gumuhit ng napakagandang arko sa hangin. Ang matataas na takong ni Rachel ay sinipa ng husto ang dibdib ni Cyrus, at si Cyrus ay umatras ng ilang hakbang bago huminto. Sariling katawan. Walang kamalay-malay na tumingin si Cyrus sa kanyang dibdib at nakitang may butas na iginuhit sa kanyang dibdib, at dahan-dahang umaagos ang dugo palabas. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Cyrus ang posisyon ni Rachel. Sa sandaling ito, naiintindihan ni Cyrus kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Rachel na gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili. Lumalabas na napakahusay ng mga kasanayan ni Rachel. Kung hindi dahil sa katutuhanang nakainom na si Cyrus ng kwentsyang pill noon, si Cyrus sa oras na ito ay hindi magiging katugma ng isang babaeng tulad ni Rachel. Sa sandaling ito, muling humakbang ng matataas na takong si Rachel at nagmamadaling pumunta sa kinatatayuan ni Cyrus. Ngunit marahil dahil ang bilis ng pagsisimula ni Rachel ay masyadong mabilis. Ang ordinaryong sapatos na may mataas na takong ay hindi kayang tiisin ang ganoong kabilis na paggalaw. Kaya't ang mataas na takong na sapatos ni Rachel ay biglang nabaluktot at ang takong ay direktang nabasag. Ano? Si Rachel ay likas na nagpakawala ng isang mapangakit na sigaw, ang kanyang katawan ay baluktot, na parang nawala ang kanyang sentro ng grabidad. Si Cyrus ay natural na walang mood na kawan si Rachel sa oras na ito.
Sinamantala niya ang pagkakataong ito, itinaas ang kanyang paa at direktang sumipa patungo sa posisyon ni Rachel. Sa sandaling ito, sinampal ni Rachel ang kanyang paa, at imposibleng maiwasan ang kamay ni Cyrus, kaya ang buong tao ay tila nataman ng kotse at lumipad palabas sa isang iglap. Iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang bukong-bukong ni Rachel, at pagkatapos ay ibinato ito ng malakas, napadapa si Rachel sa lupa. Pagkatapos bumagsak sa lupa, ang unang reaksyon ni Rachel ay ang tumayo, ngunit nakikita ni Cyrus ang intensyon ni Rachel, kaya bigla niyang idiniin at idiniin ang kanyang katawan sa katawan ni Rachel. Kanina lang si Rachel ay sinipa ng malakas ni Cyrus at saka muling binagsakan sa lupa. Medyo nahihilo na ang buong tao. Sa pagkakataong ito, si Cyrus ay muling idiniin sa kanyang katawan. Ang ekspresyon sa mukha ni Rachel tila maging mas masakit. Saglit na nagpumigla si Rachel at tila tatayo na, ngunit direktang iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Rachel, pagkatapos ay bumulong. Kung maglakas loob kang kumilos ngayon, babaliin ko ang iyong leeg. Tumingin si Rachel kay Cyrus, huminga ng malalim at walang sinabi. Sa oras na ito, alam ni Rachel na pinatay na ni Cyrus ang kanyang sarili. Kung patuloy siyang lalaban, baka talagang magpakamatay si Cyrus. Nang makita ni Cyrus na hindi pinili ni Rachel na ipagpatuloy ang pagpupumiglas, nagpakawala rin siya ng mahabang buntong hininga. Alam niyang si Rachel ay isang napaka-pervert na babae. Kung hindi dahil sa sirang high heels ni Rachel, siya gusto siyang talunin. Ang babaeng ito na si Rachel ay hindi ganoon kadali. Puno ng pagsisisi ang magagandang mata ni Rachel. Akala niya noong una ay hindi siya mahihirapang harapin si Cyrus, ngunit sa huli, nasira ang lahat ng ito ng isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Natural, labis siyang nagsisisi. Sa puso niya, mariing idiniin ang katawan ni Cyrus sa katawan ni Rachel. Sa oras na ito, nararamdaman niya ang lambot at sensualidad sa maselang katawan ni Rachel, pati na rin ang mahinang halimuyak sa katawan ni Rachel. Kaya lang, wala sa mood si Cyrus na alalahanin ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, bumulong siya kay Rachel. "Miss Hua, dalawa lang ang daan sa harap mo. Ang unang landas ay ang piliin ng sumunod ka at makikipagtulungan sa akin. At kapag nanalo ako sa mga ngalakal na pilak, ikaw pa rin ang magiging pinuno ng mga ngalakal na pilak ng Solbury, at ang pangalawang paraan ay ang huwag makipagtulungan sa akin, at papatayin kita ngayon. Young Master De La Cruz, hindi ka mananalo sa pagkakataong ito." Mukhang pinaplano ni Rachel na pukawin si Cyrus gamit ang agresibong pamamaraan. Paano ka mananalo kung walang puwersa? Ngunit si Cyrus ay hindi man lang naloko, at direktang nginisyan. Matapos makita ni Rachel na si Cyrus ay hindi nalinlang. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay tinitigan niya si Cyrus, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. "Hindi mo kailangang mag-isip tungkol sa pagdelay ng oras, kapag may pumasok na pangatlong tao sa kaong ito, direkta kitang papatayin." Bulong ni Cyrus kay Rachel. Tumingin si Rachel kay Cyrus at huminga ng malalim, pagkatapos ay bumulong, "Pwede akong sumang-ayon na makipagtulungan sa iyo." Nagkasundo agad. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Rachel, at nagtanong sa gulat na tono. "Mukhang wala na akong ibang pagpipilian ngayon ah." Walang magawang ngumiti si Rachel, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ngunit kung makikipagtulungan ako sa iyo, mayroon din akong kahilingan. Kung papayag ka sa aking kahilingan, makikipagtulungan ako sa iyo. Any request?" Tumingin si Cyrus kay Rachel at nagtanong, "Kaya mo bang bumangon?" Sa oras na ito, si Rachel ay medyo humihingal sa ilalim ng panggigipit ni Cyrus, kaya tinanong niya si Cyrus nang nakakunot ang noo. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Rachel, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Pasensya na, hindi na ako makabangon ngayon,
Tutal, ikaw ay isang babae na masyadong mapanganib. Kung hahayaan kita go, gagamutin mo ako anong gagawin. Nang marinig ni Rachel ang mga salita ni Cyrus, hindi niya napigil ang mapangiti. Hindi ko inaasahan na napakaliit ng marangal na anak na si Solbury na si De La Cruz. Sige, huwag kang magsalita ng kalokohan, sabihin mo lang ang gusto mo. Bulong ni Cyrus kay Rachel. I need you to help me pumatay ng tao. Walang ekspresyong sinabi ni Rachel. Pumatay. Tumingin si Cyrus kay Rachel sa kanyang harapan, tila nagulat ang kanyang mukha, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Napakagaling mo, at ikaw din ang taong namamahala sa lungsod ng Solbury, isang mangangalakal na pilak, kung gusto mong pumatay. Mga tao, hindi mo dapat ako kailanganin. Tama. Hindi masamang Das High Master si King ko. Nakakatakot ang lakas ng background ng kausap ko. Hindi ko kayang ilabas ang kahit na sino sa mga bodyguard sa paligid niya, kaya imposibleng patayin siya ng diretso. Kailangan natin siyang patayin pagkatapos siyang wala. Tandang padamdam panipi. Tumingin si Rachel kay Cyrus at mabagal na sinabi. Sino ang gusto mong patayin? Matapos mag-alinlangan sandali ni Cyrus, tinanong niya si Rachel sa mahinang boses. Gilbert Shu, ang pinuno ng pamilyang Shu ng Solbury. Tumingin si Rachel kay Cyrus at sumagot. Kabanata 955. Ang kahilingan ni Rachel. Gilbert Shu, ang pinuno ng pamilya Shu sa Southeast Asia. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pag-aalinlangan matapos marinig ang mga salita ni Rachel, dahil pakiramdam niya ay parang pamilyar ang pangalan. Ano ang relasyon nitong Gilbert Shu at Amanda Shu? Biglang naalala ni Cyrus na ang nakilala niya sa Negros Valley ay tila ang pamilyang Shu sa Southeast Asia. Kaya naramdaman ni Cyrus na medyo pamilyar ang Gilbert Shu na ito at mabilis na tinanong si Rachel. Kilala mo talaga si Amanda Shu. Ano ang relasyon mo kay Amanda Shu? Napatingin si Rachel sa magagandang mata ni Cyrus nang may pagkabigla at nagtanong kay Cyrus na labis na naguguluhan. Ilang beses ko lang nakilala si Amanda Shu, pero may utang sa akin si Amanda Shu. Dahan-dahan ang sabi ni Cyrus. Si Gilbert Shu pala ang ama ni Amanda Shu. Inihayag lamang ni Rachel ang relasyon ni na Cyrus at Amanda Shu matapos makitang walang gaanong interaksyon sa pagitan nila. Kung gayon bakit mo pinatay si Gilbert Shu? Tumingin si Cyrus kay Rachel at nagpatuloy sa pagtatanong. Nag-alinlangan si Rachel ng 2 segundo. Pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, ito ay aking personal na bagay at wala itong kinalaman sa iyo, kailangan mo lang magpasya kung sasang-ayon o hindi. I can't help you kill someone inexplicably. I must know your reasons bago ako makapag-isip kung papayag ba ako o hindi. Sinabi ni Cyrus kay Rachel na may napakalakas na saloobin. Huminga ng malalim si Rachel at dahan-dahan ang sinabi, sa totoo lang, hindi dapat ako ang namamahala sa silver business ng Solbury City. Ang talagang kwalipikadong umupo sa posisyon ko ngayon ay dapat na kapatid ko. Mayroon ka bang kapatid na lalaki? Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. Well, may kapatid din ako. Noon pa man ay itinuturing ng tatay ko ang kapatid ko bilang tagapagmana niya sa paglilinang. Ngunit 5 taon na ang nakararaan sinaktan ng kapatid ko ang anak ni Gilbert Shu, ang kapatid ni Amanda Shu, nang pumunta siya sa Southeast Asia kasama ang kanyang mga kaibigan para maglaro. Weban Shu, tinuruan ng kapatid ko si Weban ng leksyon, ngunit hindi makahinga si Weban, kaya dumiretso siya sa pumatay at pinatay ang kapatid ko sa silid ng hotel. Nang sabihin ni Rachel ang mga salitang ito, walang ekspresyon ang mukha niya, na parabang isang napaka-ordinaryong bagay ang kanyang pinag-uusapan. Nagulat din si Cyrus sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na may ganoong kwento kay Rachel. Pagkatapos napatayin ni Weban ang aking kapatid, nalaman ni Gilbert Shu ang tungkol dito at ginamit ang kanyang mga koneksyon para humanap ng scapegoat. Kaya't si Weban ay wala pa rin,
habang ang aking kapatid ay 5 taon nang patay. Tumingin si Rachel kay Cyrus at nagpatuloy. Ang pamilyang Shu ay isang malaking pamilya lamang na may kaunting pera. Kung gusto mong makitungo sa pamilyang Shu, hindi ito dapat maging mahirap, di ba? Nag-alinlangan si Cyrus kung totoo ang mga sinabi ni Rachel. Isang malaking pamilya na may kaunting pera. Hindi napigilan ni Rachel na mapangiti ng mapait matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Mukhang hindi mo talaga alam ang tunay na pagkatao ng pamilya Shu. May iba pa bang pagkakakilanlan ang pamilya Shu?" Natigilan sandali si Cyrus, at nagtanong sa tonong naguguluhan. Sa ibabaw, ang pamilyang Shu ay isang ordinaryong malaking pamilya lamang. Ngunit sa katunayan, si Gilbert Shu ang pinuno ng mga ngalakal na pilak sa Timog Silangang Asya, at ang aming pamilyang Hua ay pinuno lamang ng isang maliit na lungsod ng Solbury. Paano naman ang ating Hua pamilya? Baka kaya mong harapin ang pamilyang Shu? Tumingin si Rachel kay Cyrus at walang magawang sinabi. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Rachel, ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay tila mas hindi kapanipaniwala. Dahil hindi naisip ni Cyrus na ang pamilyang Shu ay talagang isang mga ngalakal na pila. Sa simula, talagang inisip ni Cyrus Tian na ang pamilya Shu ay isang ordinaryong negosyante lamang, at binalak pa niyang kunin ang bahagi ng pamilya Shu mula kay Amanda Shu para kontrolin ang pamilya Shu. Ngunit ngayon ay iniisip ni Cyrus na ang kanyang orihinal na ideya ay medyo napakasimple. Ang isang pamilyang Shu sa isang lugar lamang ay isang kumpanya lamang kung saan itinatago ni Gilbert Shu ang kanyang pagkakakilanlan. At ang tunay na pagkakakilanlan ni Gilbert Shu ay talagang ang taong namamahala sa negosyo ng bangko sa Timog Silangang Asya. Napakawalan ng aking ama matapos malaman na ang aking kapatid na lalaki ay namatay sa kamay ng pamilya Shu. Dahil wala siyang magawa, kaya't ang aking ama ay pumili lamang na lunukin ang hininga na ito, ang aking ama ay maaaring lunukin ang hininga na ito, ngunit ako hindi kayang lunukin. Huminto sandali si Rachel, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagpatuloy. Kaya ako na ngayon ang namamahala sa Solbury City. Ang layunin ko ay palakasin ang aking lakas ng hakbang-hakbang. Gusto kong lampasan si Gilbert Shu, at pagkatapos ay hayaan si Gilbert ay walang anuman, at sa wakas ay ipaghiganti ang aking kapatid. Hindi ka natatakot na malaman ng mga mangangalakal na pilak kung gagawin mo ito? Tanong ni Cyrus na napakahinala. Ano ang magagawa ko kapag nalaman ko? Madalas mangyari na ang mga pinuno ng mga mangangalakal na pilak ay nagpapatayan. Ang mga mangangalakal na pilak ay walang pakialam kung sino ang tama at kung sino ang mali. Hanggat ito ay makapagbibigay ng benepisyo sa organisasyon, gusto ko pang ang makitungo sa mga mangangalakal na pilak. Walang nagmamalasakit sa 4 na hari sa langit, ngunit ang sino mang makakakuha ng matatag na posisyon sa mga mangangalakal na pilak ay hindi natatapakan ang bangkay ng iba. Naiinis na sabi ni Rachel. Kakaibang organisasyon. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti ng walang magawa. Pagkalipas lang ng maraming taon, mukhang alam na ni Gilbert Shu ang tunay kong layunin, kaya't sinubukan niya ang lahat para sugpuin ako. Kung hindi ko makuha ang subway project na ito, maaaring isipin ng mga tao sa itaas na tanggalin ang aking posisyon bilang tao. Namumuno, at kapag nawala na ako sa posisyong ito, natatakot akong mas magiging mahirap pang harapin si Gilbert Shu. Tumingin si Rachel kay Cyrus sa kanyang harapan at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. At sa wakas ay naiintindihan na ni Cyrus kung bakit napakatigas ng ulo ni Rachel sa pagnanais na makuha ang subway project na ito. Lumalabas na si Rachel ay hindi para kumita ng pera o para sa katayuan at kapangyarihan, gusto lang niyang samantalahin ang mga silver merchant ay dumating sa maghayganti kay Gilbert Shu. Ngayong tapos na ang kwento ko, sumama ako sa lugar para maghayganti. Wala akong nararamdaman para kay Silver Merchant, kaya hanggat maaari mong ipanggako sa akin na ipaghihiganti mo ako, makikipagtulungan ako sa iyo. Nagpatuloy si Rachel sa pagsasalita matapos makitang hindi nagsasalita si Cyrus.
Paano ko malalaman kung totoo o mali ang sinasabi mo? Nag-alinlangan sandali si Cyrus, pagkatapos ay tinanong si Rachel. Nang pinatay ni Weban ang aking kapatid, nagkaroon ng maraming kaguluhan sa lungsod. Mayroon kang napakalawak na network ng mga kontak na malalaman mo kung totoo ang mga sinabi ko kung magtatanong ka. Seryosong sagot ni Rachel. Tiningnan ni Cyrus si Rachel sa ilalim ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging gusot at tila hindi niya alam kung dapat ba siyang sumang-ayon kay Rachel. Kabanata 456. Pag-abot sa kooperasyon. Hindi naisip ni Cyrus na ang dahilan kung bakit naging pinuno ng mga ngalakal na pilak si Rachel ay para lamang sa paghihiganti, hindi para sa ibang bagay. Alam na alam ni Cyrus kung gaano kadelikado ang babaeng ito na si Rachel, kaya walang paraan si Cyrus para hatulan kung totoo o mali ang sinabi ni Rachel. Ngunit alam ni Cyrus na dapat totoo na pinatay ni Weban ang kapatid na si Rachel. Kung tutuusin, alam ni Rachel ang lakas ni Cyrus. Hindi pa rin magsisinungaling si Rachel tungkol sa ganoong bagay, kung hindi, maaaring naimbestigahan na ito ni Cyrus. Master De La Cruz, I will try my best to help you with the first two things. As for the third thing, as long as you can promise me to help me to revenue, I can also promise you. Matapos makitang hindi nagsalita si Cyrus, nagpatuloy si Rachel. Anyway, sumali ako sa silver merchant para lang sa paghihiganti. Hanggat kaya kung maghiganti, ito man ay gumagana para sa iyo o sa silver merchant, hindi mahalaga sa akin. Ang pagkakaiba. Okay, I agree to your request. When the time is right, I will help you to take revenge, but the premise is that you must provide me with some valuable information. Hindi kita tutulungan hanggat hindi kita lubos na pinaniniwalaan. Tandang padamdam panipi. Matapos itong pag-isipan ni Cyrus, walang ekspresyon niyang sinabi kay Rachel. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Young Master De La Cruz na ito. Dahil gusto kong makipagtulungan sa iyo, tiyak na ipapakita ko ang aking sinseridad. Bahagyang tumango si Rachel, at pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, Young Master De La Cruz, maaari ka bang bumangon sa akin ngayon? Habang nag-uusap silang dalawa, pinipilit ni Cyrus si Rachel para sa sarili niyang kaligtasan na naging dahilan din ng pamumula ng magandang mukha ni Rachel at medyo maikli ang paghinga nito. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay dahan-dahang bumangon at tumayo. Matapos makitang bumangon si Cyrus, walang plano si Rachel na gumawa ng anuman kay Cyrus. Sa halip, ginalaw niya lang ang kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng napakatagal na pagdiin ni Cyrus ngayon lang, medyo nabigla na si Rachel. Bagamat pumayag ako sa hiling mo, hindi ibig sabihin na buong-buo akong nagtitiwala sa'yo. Itatago ko ang recording ng usapan natin. Kapag nalaman kong nagtaksil ka sa akin, I'll record ko agad ito. Ibigay ang recording sa mga tao sa mga ngalakal ng pilak. Sa oras na ito, hindi lubos na naniniwala si Cyrus kay Rachel, kaya pinaalalahanan niya si Rachel sa mahinang boses. Young Master De La Cruz, huwag kang mag-alala, hanggat kaya mo akong ipaghiganti, hinding-hindi kita ipagkakanulo. Sabi ni Rachel kay Cyrus sa seryosong tono. Mabuti naman, imbestigahan mo muna ang dalawang sinabi ko sa'yo, at kapag nakuha mo na ang resulta, pwede mo na akong tawagan ng diretso. Habang nagsasalita si Cyrus, direktang sinabi niya kay Rachel ang kanyang numero ng telepono, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo sa labas ng kahon. Alam ni Cyrus na ito ang teritoryo ni Rachel. Hindi niya alam kung may iba pang paghahanda si Rachel, kaya wala siyang planong manatili rito. At si Rachel ay nakatayo roon at tumingin sa likuran ni Cyrus, ang kanyang magagandang mata ay puno ng kawalan. Siyempre ayaw paalisin ni Rachel si Cyrus ng ganito. Ngunit wala siyang magagawa. Dahil alam niya na kung siya ay gustong manatili hindi madaling manirahan sa Cyrus.
At sa sandaling gumawa siya ng isang malaking isyu, maaari rin itong makaakit ng atensyon ng mga tao mula sa mga ngalakal na pilak na higit pa sa kawalan. Kung talagang gusto ni Rachel na makipagtulungan kay Cyrus, walang makakatiyak. Pagkaalis ni Cyrus, pinili din ni Rachel na umalis sa fantasy club at pagkatapos ay nagmaneho ng mag-isa sa harap ng isang villa. Ang villa na ito ay pag-aari ng pamilya ni Rachel. Dito na nakatira ang mga magulang ni Rachel mula nang magretiro sila, at dahil sa trabaho, si Rachel ay karaniwang nakatira sa labas ng mag-isa at bihirang umuwi. Pagkababa ng sasakyan, dir-diretsyong naglakad si Rachel papunta sa villa. Sa pagkakataong ito, nakaupo sa sofa ang isang matikas na mukhang nasa katanghali ang gulang na nanonood ng laro. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya sa takbo ng laro at tila napakaseryoso niya. Tatay! Sigaw ni Rachel sa nasa katanghali ang gulang na lalaki sa sofa. Ang lalaking nasa katanghali ang gulang na ito ay si Marlon Hua, ang pinuno ng mga ngalakal na pilak sa lungsod ng Solbury. Si Marlon ay nasuraan ng loob sa pagkamatay ng kanyang anak kaya pinili niyang magbitiw ng kusa. Orihinal na binalak ni Marlon na kunin ang kanyang asawa at anak sa ordinaryong buhay pagkatapos magbitiw. Kung tutuusin, ang perang kinita niya sa pilak na negosyo sa loob ng napakaraming taon ay sapat na para mabuhay ang kanyang pamilya ng ilang buhay, ngunit si Rachel ay walang pagpipilian, iwanan ang poot. Sa huli, hindi maaaring maging matigas ang ulo ni Marlon sa kanyang anak at tinulungan niya ang kanyang anak na maging bagong pinuno ng pilak na negosyo ng Solbury City. Xiaowu, bakit may oras ka pang umuwi ngayon? Matapos makita ni Marlon si Rachel, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata at mabilis siyang bumangon at nagtanong. Dad, may gusto akong kausapin sa'yo. Sinabi ni Rachel kay Marlon sa napakaseryosong tono. Matapos makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Rachel, alam ni Marlon na tiyak na may nangyari, at mahinang sinabi, sumama ka sa akin sa pag-aaral. Kabaitan. Bahagyang tumango si Rachel, saka dumiretso sa study. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mag-ama ay pumasok sa silid-aralan, si Marlon ay nagkusa na kumuha ng isang tasa ng tsaa, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, may problema ba sa proyekto ng subway? Mukhang narinig ko na ang amo ni Jonathan. Kinuha na ang project. Hindi ko alam kung ganito ang kaso. Bagamat matagal nang nagretiro si Marlon, alam pa rin ni Marlon ang mga bagay na iyon sa labas. Nakilala ko ngayon ang amo ni Jonathan na si Cyrus. Sabi ni Rachel sa mahinang boses. Magkakilala. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ni Marlon at mabilis niyang sinabi. Xiaowu, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam kung ano ang relasyon ni Nayin Shang at Jonathan? Kung makikilala mo ang kanilang amo sa oras na ito. Kung hahayaan mo Yinger alam ng negosyante, magkakaroon ka ng malaking gulo at malalantad ang iyong pagkakakilanlan, paano mo siya makikilala ng personal? Napaka-importante sa akin ng subway project. Kung hindi ko makikilala si Cyrus, wala talaga akong chance. Walang magawang sagot ni Rachel. At mukhang walang magawa si Marlon, huminga ng malalim at nagtanong sa mahinang boses, ano ang sinabi niyong dalawa nang magkita kayo? Tay, may kilala ka bang lalaki na nagngangalang Chen Yuanpang? Diretsyong tanong ni Rachel. Matapos marinig ni Marlon ang mga salita ni Rachel, pumitik ang kanyang pulso, at lahat ng tsaa na dapat ibuhos sa tasa ay natapon sa mesa. Kabanata 957. Nakaraan. Sa loob ng pag-aaral. Naramdaman ni Rachel na malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ama matapos marinig ang pangalang Chen Yuanpang. Ito rin ay nagpapatunay na hindi mali ang hula ni Cyrus. Dapat talagang kilalanin ni Marlon si Chen Yuanpang, at ang pagkamatay ni Chen Yuanpang ay dapat may kinalaman kay Marlon. Dad, kilala mo si Chen Yuanpang, tama ba? Tuwang-tuwang tanong ni Rachel kay Marlon. Bakit mo naisip ang magtanong tungkol sa taong ito?
Ang ekspresyon sa mukha ni Marlon ay medyo marangal, at tinanong niya si Rachel na nakakunot ang noo. Matapos huminga ng malalim, mahinang sinabi ni Rachel, "Si Cyrus, ang amo ni Jonathan, ay nangako sa akin na gagawin ko ang tatlong bagay. Hanggat matatapos ko ang tatlong bagay na ito, ibibigay niya sa akin ang subway project. Isa sa mga ito, para tanungin kita tungkol kay Chen Yuanpeng." Ano ang relasyon ni Cyrus at Chen Yuanpeng? Nagmamadaling tanong ni Marlon. Si Cyrus ay anak ni Chen Yuanpeng. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay namatay nang hindi inaasahan noong siya ay napakabata, ngunit ang huling tawag sa telepono ng kanyang ama bago siya namatay ay sa iyo. Gusto niyang imbestigahan ang kanyang mga magulang. Ang tunay na dahilan ng kamatayan. Natural na walang itatago si Rachel sa kanyang ama, kaya diretso siyang sumagot. Si Cyrus ay anak ni Chen Yuanpeng. Hindi makapaniwalang tanong ni Marlon. Tama iyan. Tumango si Rachel. Si Cyrus ay boss pa rin ni Jonathan, ibig sabihin, si Cyrus ang tagapagmana ng lungsod ng hari, tama ba? Patuloy na tanong ni Marlon. Oo. Muling tumango si Rachel. Tumingin si Marlon kay Rachel sa kanyang harapan at tumahimik ng 2 segundo, pagkatapos ay hindi napigil ang tumawa, at mahinang bumantong hininga. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo? Tiyak na hindi magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo. Bagay. Tay, ano pong pinagsasabi nyo? Matapos makita ang reaksyon ni Marlon, ang ekspresyon ni Rachel ay tila naguguluhan. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Marlon. Wala. Marahang umiling si Marlon. Kung ganoon dad, kilala mo ba talaga si Chen Yuanpeng? Tanong ni Rachel kay Marlon. Huminga ng malalim si Marlon, pagkatapos ay humigop ng tsaa at mahinang nagsabi. Magkaklase kami ni Chen Yuanpeng mula noong kolehiyo at napakaganda ng relasyon naming dalawa. Nang maglaon, pagkatapos ng pagtatapos ng kolehiyo, si Chen Yuanpeng at pumasok ako sa parehong kumpanya. Trabaho. Nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Hindi makapaniwalang tumingin si Rachel kay Marlon at mahinang sinabi, "Tay, dahil maganda ang relasyon mo nitong si Chen Yuanpeng, bakit hindi ko narinig na binanggit mo ang taong ito? At binanggit mo ang parehong kumpanya." Oo. Pareho kaming nagtrabaho ni Chen Yuanpeng sa negosyong pilak pagkatapos ng graduation. Nang maglaon, ako ang naging tagapamahala ng negosyong pilak sa lungsod ng Solbury, at si Chen Yuanpeng ang naging tagapamahala ng lungsod ng Shengtian. Malambing na sagot ni Marlon, pagkatapos ay tumingin kay Rachel at nagpatuloy. Ang dahilan kung bakit hindi ko nabanggit sa iyo si Chen Yuanpeng ay dahil pagkamatay ni Chen Yuanpeng. Hindi pinahintulutan ng mga mangangalakal na pilak ang sinuman nabanggitin ang pangalang ito. Ang tatay ni Cyrus ay mangangalakal din ng pilak. At hinarang pa ng mangangalakal na pilak ang balita pagkatapos ng pagkamatay ni Chen Yuanpeng. May kinalaman kaya ang pagkamatay ni Chen Yuanpeng sa mangangalakal na pilak? Ang reaksyon ni Rachel ay napakabilis pa rin at ang lahat ng mga bagay na ito ay magkakaugnay kaagad. Hindi ko alam kung may kinalaman sa mangangalakal na pilak ang pagkamatay ni Chen Yuanpeng. Hindi ko alam kung paano namatay si Chen Yuanpeng, pero tinawagan niya ako bago siya namatay. Plano niyang dalhin ang asawa niya sa Solbury City. Ako nakasama ko, ngunit hindi ko inaasahan na mamamatay ako sa daan. Sabi ni Marlon sa malungkot na tono. Tinitigan ni Rachel ang kanyang magagandang mata. Ang kanyang mukha ay labis na nabigla dahil hindi niya inaasahan na may ganoong koneksyon sa pagitan ng kanyang ama at ng ama ni Cyrus. Ano pa ang itinanong ni Cyrus sa iyo? Tumingin si Marlon kay Rachel at nagpatuloy sa pagtatanong. Nag-alinlangan sandali si Rachel at pagkatapos ay inulit ang pag-uusap nila ni Cyrus sa kahon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Rachel, hindi mapigilan ni Marlon ang mapangiti, at huminga ng mahina, "Hindi ko inaasahan na ang anak ni Chen Yuanpeng ay magiging tagapagmana ng lungsod ng hari.
talagang kawili-wili. Kung gayon ama, sa tingin mo ba dapat akong makipagtulungan kay Cyrus? Tinanong ni Rachel si Marlon na may ilang pagdududa. Pwede makipagtulungan. Bahagyang tumango si Marlon, pagkatapos ay nagpatuloy. Kung gusto mong umasa sa iyong sariling lakas upang mag-high-ganti, mas mahirap ito kaysa sa pag-abot sa langit. Kung tutuusin, ang lakas ni Gilbert Shu ay nakakatakot, pinipigilan ka niya sa loob ng maraming taon. Wala kang pagkakataong mag-high-ganti, kung makikipagtulungan ka kay Cyrus, baka may pagkakataon pa. Naiintindihan ko. Mukhang sumang-ayon din si Rachel sa sinabi ni Marlon. Kung gayon, kailangan ko bang sabihin kay Cyrus ang tungkol sa relasyon ninyo ni Chen Yuanpeng, ama? Patuloy na nagtanong si Rachel. Hindi na kailangang itago ito. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay walang kinalaman sa akin. Dahil gusto mong makipagtulungan kay Cyrus, dapat kang magpakita ng sinseridad. Kung itatago mo ang balitang ito kay Cyrus ngayon, kung ito ay natuklasan ni Chen mamaya na lang, pero mapapahiya si Cyrus sa puso natin. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, nagpatuloy si Marlon. Siya nga pala. Maaari mo ring sabihin kay Cyrus. Kung talagang gusto ni Cyrus na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, maaari niyang tanungin ang kanyang lolo, dapat malaman ng kanyang lolo ang nasa loob na kwento. Mas magaling sa akin. Tandang padamdam panipi. Ayos ito. Muling tumango si Rachel, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kailangan ko pang imbestigahan ang kinaroroonan ng nobya ni Cyrus. Hinala ni Cyrus na ang kanyang nobya ay dinukot ng isang tao mula sa isang silver merchant. You don't need to investigate this. Maari ko lang tawagan ang kaibigan ko sa United States, pero sa tingin ko hindi dapat gawin ng mga silver merchant ang ganoong bagay. Dahanda ang sabi ni Marlon. Bakit? Kumunat ang noo ni Rachel at nalilitong tanong. Dahil kung ito ay talagang ginawa ng mga mangangalakal na pila. Tiyak na gagamitin nila ang kasintahang si Cyrus upang takutin si Cyrus sa lalong madaling panahon. Ngunit ito ay napakatagal na, at wala pa ring tugon mula sa mga mangangalakal na pilak, na nagpapakita na ang mga tao ay hindi ito dapat nasa kamay ng mangangalakal na pilak. Walang pakialam na sagot ni Marlon, saka kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Pagkalipas ng ilang minuto, ibinaba ni Marlon ang telepono, tumingala kay Rachel at sinabing, masasabi mo kay Cyrus, ang pagkawala ng kanyang kasintahan ay walang kinalaman sa mga ngalakal na pila. Tumpak ba ang balitang ito? Natigilan sandali si Rachel at saka nagtanong. It must be accurate. Ang tumawag sa akin kanina ay ang namamahala sa silver merchant sa United States. Hindi na niya kailangang magsinungaling sa akin. Seryosong sagot ni Marlon. Kabanata 758. Umalis ka, bumalik ka sa bahay ni Chen. Bandang alas 8 kinaumagahan, si Cyrus, natulog pa rin, ay nagising sa isang nagri-ring na telepono. Natarante namang kinuha ni Cyrus ang telepono, at pagkatapos ay ikinonekta ang tawag. Young Master De La Cruz, hello. Narinig ang boses ni Rachel. Matapos marinig ni Cyrus ang sexy at matamis na boses ni Rachel, agad siyang naging mas masigla, at mabilis na nagtanong, Miss Hua, may balita ba mula sa iyong panig? Tama iyan. Malumanay na sagot ni Rachel. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay tila mas nasa sabik at nagpatuloy siya sa pagtatanong. Tapos ang aking kasintahan ay inagaw ng mga mangangalakal na pila. Hindi, ang pagkawala ng iyong fiancé ay walang kinalaman sa mangangalakal na pila. Direktang sumagot si Rachel. Hindi mahalaga. Matapos marinig ni Cyrus ang sagot ni Rachel, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, hindi alam ni Cyrus kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Mabuti na lang at wala si Margo sa kamay ng mga ngalakal na pila. Ngunit ang nakakabahala kay Cyrus ay wala siyang anumang mga pahiwatig tungkol kay Margo
at hindi niya alam kung patay na si Margo. O buhay? At paano naman ang pagkamatay ng mga magulang ko? Nag-alinlangan sandali si Cyrus at saka nagpatuloy sa pagtatanong. Master De La Cruz, ang iyong ama na si Chen Yuan Pang at ang aking ama na si Marlon ay napakabuting magkaibigan. Tumawag nga ang iyong ama sa aking ama bago siya namatay, ngunit ang pagkamatay ng iyong ama ay walang kinalaman sa aking ama, at mayroong. Tila medyo nag-aalangan si Rachel na sabihin ito. Ano pa? Apurahang tanong ni Cyrus. Gayun din, Young Master De La Cruz, ang iyong ama ay pinuno ng isang pilak na mga ngalakal sa Shengtian City bago siya mamatay. Sa wakas ay nagpa siya si Rachel na sabihin kay Cyrus ang totoo. Matapos marinig ang mga salita ni Rachel, agad na napatulala si Cyrus, at ang ekspresyon ng kanyang mukha habang tulala siyang nakaupo sa kama ay hindi makapaniwala. Hindi naisip ni Cyrus na ang kanyang ama ay isa ring mga ngalakal na pilak. Ang balitang ito ay parang bolt from the blue para kay Cyrus. Nga pala. Young Master De La Cruz, sinabi rin ng tatay ko na kung gusto mong imbestigahan ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo, tanungin mo ang lolo mo, baka alam niya ang nangyari noon. Nagpatuloy si Rachel. Aking lolo. Natigilan sandali si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Rachel. Ang hitsura ng isang matandang lalaki ay lumitaw sa kanyang isipan, at pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait at hindi nagsalita. Master De La Cruz, tinulungan na kita para imbestigahan ang unang dalawang bagay. Maaari mo bang ibigay sa amin ang subway project? Si Rachel ay wala sa mood na pakialam kung ano ang iniisip ni Cyrus ngayon, at direktang nagtanong. Huwag kang mag-alala, aabisuhan ko ang mga tao ng kumpanya na kanselahin ang bidding para sa subway project. Dapat ay makuha na ng kumpanya mo ang proyekto noon. Walang isip na sumagot si Cyrus kay Rachel. Salamat, Young Master De La Cruz. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Rachel, at pagkatapos ay nagpatuloy. Master De La Cruz, para sa iyong pangatlong kahilingan. Iniisip din ng aking ama na ito ang pinakamagandang plano na makipagtulungan sa iyo. Kaya hanggat maaari mo akong tulungan na alisin si Gilbert Shu, matutulungan kitang makitungo sa mga taong iyon sa mga ngalakal na pila. I see, kung may kailangan kang gawin, ikokontak kita. Nasa mood pa rin si Cyrus na alalahanin ang mga bagay na ito ngayon, at pagkatapos bumulong ng isang pangungusap, direkta niyang ibinaba ang telepono. Ang tawag sa telepono sa pagitan ni na Rachel at Cyrus ay naglalaman ng napakaraming balita na hindi ma-digest ni Cyrus sa maikling panahon. Ang una ay ang pagkawala ni Margo. Ginamit na ni Jonathan at ng iba pa ang lahat ng kanilang mga kontak, ngunit hindi pa rin nila mahanap ang kinaroroonan ni Margo. Hinala ni Cyrus na maaaring ito ay mga kamay ng mga mangangalakal na pilak, dahil ang mga mangangalakal na pilak lamang gamit ang mga kamay ng tao, hindi mahanap ni Cyrus at ng iba pa si Margo. Ngunit sinabi ni Rachel na ang insidenteng ito ay hindi ginawa ng mga mangangalakal na pilak, na nangangahulugan na si Margo ay maaaring nakatagpo ng isang aksidente ngayon. Sa pag-iisip nito, mas naging irritable ang mood ni Cyrus. Kung paano namatay ang mga magulang ni Cyrus noon, hindi nakakuha ng tumpak na sagot si Cyrus mula kay Rachel. Ngunit ang hindi inaasahan ni Cyrus ay ang kanyang ama ay isa ring mga ngalakal na pilak, at hindi inaasahan ni Cyrus na malalaman ng kanyang lolo ang nangyari sa taong iyon. Ngunit hindi narinig ni Cyrus ang kanyang lolo na nag-usap tungkol dito, at kahit ang buong pamilya ni Chen ay naisip na ang mga magulang ni Cyrus ay namatay nang hindi sinasadya. Si Cyrus ay walang anumang magandang damdamin para sa kanyang lolo, dahil ang lolo ni Cyrus na si Chen Lizin ang nagpalayas kay Cyrus sa pamilya Chen noon. Sa katunayan, noong nabubuhay pa ang mga magulang ni Cyrus, napakabuti pa ni Chen Lizin kay Cyrus. Masasabing si Cyrus ang talagang pinakapaboran sa napakaraming anak ng pamilya Chen. Maaring may kaugnayan nito kay Cyrus ang mga magulang ay ang taong namamahala sa bangko sa Shengtian City. Malaki ang kinalaman nito,
Ngunit anuman ang mangyari, ang pangangalaga ni Chen Lizin para kay Cyrus ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ang hindi inaasahan ni Cyrus ay pagkatapos na pumanaw ang kanyang mga magulang, tila ibang tao si Chen Lizin at direktang itinaboy si Cyrus sa pamilya Chen. Bukod dito, pagkaraan ng maraming taon, hindi kailanman nakipag-ugnayan si Chen Lizin kay Cyrus, o kahit na wala pang isang tawag sa telepono na ginawa kay Cyrus. Naramdaman pa ni Cyrus na baka matagal nang nakalimutan ni Chen Lizin na apo niya si Cyrus. Minsan, hindi talaga maintindihan ni Cyrus kung bakit apo siya ni Chen Lizin kahit na ano, bakit walang puso si Chen Lizin. Kung hindi dahil binanggit ni Rachel na maaaring malaman ni Chen Lizin ang sanhi ng pagkamatay ng mga magulang ni Cyrus. Hindi papayag si Cyrus na alalahanin ang mga bagay na naranasan niya sa pamilya Chen sa kanyang buhay. Ang mga bagay na naranasan ni Cyrus sa Solbury University noon ay sapat na miserable. Ngunit kung ikukumpara sa mga bagay na naranasan niya sa pamilya Chen, nadama ni Cyrus na ito ay sadyang hindi mabata. Ang mga bagay na ginawa ng pamilya Chen kay Cyrus noong mga araw na iyon, ayaw ni Cyrus na alalahanin ang buong buhay niya. Tawag. Huminga ng malalim si Cyrus at sinabi sa mahinang boses, may mga bagay na kailangang harapin kung tutuusin. Bagamat ayaw niyang bumalik sa pamilya Chen ngayon. Ngunit walang magawang si Chen Lizin ay maaring ang tanging palatandaan para imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kaya kahit na hindi payag si Cyrus na harapin ang mga taong iyon sa pamilya Chen, maaari lamang niyang piliin na bumalik sa pamilya Chen. Tanungin ito ng malinaw. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone at tinawagan si Jonathan, at pagkatapos ay sinabi kay Jonathan ang tungkol sa pagbibigay ng subway project kay Rachel. Siya nga pala, sinabi niya kay Jonathan tungkol sa kanyang mga planong bumalik sa kanyang bayan. Alam ni Jonathan kung ano ang gagawin ni Cyrus, at natural na pumayag siya nang walang anumang kalokohan. Matapos ibaba ni Cyrus ang telepono, nagsimula siyang maghanda para bumisita sa bahay ni Chen. Kabanata 459. Dumating sa Donghai City. Noong una, binalak ni Cyrus na pumunta sa Donghai City mag-isa, ngunit nag-aalala si Jonathan na hindi ligtas para kay Cyrus na bumalik ng mag-isa, kaya hiniling niya kay Richard na sundan si Cyrus. Kahit na ang kasalukuyang Cyrus ay hindi na ang orihinal na Cyrus. Ngunit nararamdaman ni Cyrus na kung masusundan siya ni Richard, maaari nga siyang magkaroon ng higit pang insurance, kaya sa wakas ay hindi na pinili ni Cyrus na tumanggi. Ang bayan ni Cyrus ay nasa Donghai City. Bagamat ang Donghai City at Solbury City ay parehong kabilang sa Jiangnan Province. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating araw upang makarating mula sa Solbury City hanggang Donghai City. Kaya pinili ni na Cyrus at Richard na bumalik sakay ng tren para makatipid sila ng pera, maraming oras. Umupo si Cyrus sa kahon at tumingin sa kumikislap na tanawin sa labas ng bintana ng kotse, at natural na puno ng pag-iisip ang kanyang puso. Sa oras na iyon, dumating si Cyrus sa Solbury City sakay ng tren ng mag-isa, at pagkatapos ay nagsimula ang kabuhay. 5 o 6 na taon na ang lumipas sa isang kisap mata, at lahat ay nagbago. Noong una ay inakala ni Cyrus na hindi na siya babalik sa Donghai City, dahil napakaraming masasakit na alaala sa lugar na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na babalik siya sa huli. Kung mayroon talagang anumang bagay sa Donghai na makapagpapanostalhik kay Cyrus, dapat ay ang mga tao lamang mula sa pamilyang Guzman. Matagal ng kaibigan ng pamilyang Guzman ang pamilyang De La Cruz noon. Ang ama ni Cyrus, si Jester, at Leo Guzman mula sa pamilyang Guzman ay napakabuting magkaibigan, kaya madalas pumunta si Cyrus sa pamilya Guzman para maglaro noong bata pa siya. Ang anak ni Jester at Leo na si Denver at ang kanyang anak na babae na si Yana ay parehong napakabuting magkaibigan. Ngunit nang maglaon dahil sa pagkamatay ng mga magulang ni Cyrus, nag-iisa si Cyrus sa Solbury City, kaya nawalan ng contact si Cyrus kina Denver at Yana.
hindi ko alam kung ano ang kalagayan ni na Uncle Leo at Denver ngayon. Naalala ni Cyrus na ang mood ng mga nasa pamilyang Guzman ay sa wakas ay medyo gumanda at huminga ng mahina. Maghintay para makita si Uncle Leo at ang iba pa pagkatapos mong makarating sa Donghai City, o baka wala kang pagkakataong makilala sila. Ang orihinal na plano ni Cyrus ay direktang bumalik sa pamilya Chen pagkarating niya sa Donghai City upang tanungin ang lahat ng mga bagay sa taon. Ngunit pagkatapos na isipin ang tungkol sa pamilyang Guzman sa oras na ito, binalak pa rin niyang bisitahin muna ang pamilya Guzman. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Cyrus ay hindi na ang Cyrus ng nakaraan. Kung ang pamilya Guzman ay nangangailangan ng anumang tulong ngayon, tiyak na tutulungan ni Cyrus ang pamilya Guzman sa lalong madaling panahon. Sa isang kisap mata, kalahating araw ang lumipas. Pagkababa ni na Cyrus at Richard sa tren, tumayo si Cyrus sa harap ng istasyon at tumingin sa mataong pulutong na puno ng emosyon. Hindi niya inaasahan na babalik pa talaga siya sa Donghai. Master de la Cruz, gumagabi na, o pumunta na tayo sa hotel para magpahinga ngayong gabi. Mahinang sabi ni Richard kay Cyrus. Hindi, gusto kong makilala ang aking mga kaibigan, bumalik sa hotel at magpahinga ng mag-isa. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Richard at mahinang sinabi. Sige. Bahagyang tumango si Richard, at walang anumang kalokohan, pinili niyang tumalikod at umalis. Si Cyrus naman ay mag-isang pumunta sa tabing kalsada para huminto ng taxi, at pagkatapos ay natagpuan ang villa kung saan nakatira ang pamilya Guzman base sa kanyang alaala. Gayunpaman, nang dumating si Cyrus sa villa kung saan nakatira ang pamilya Guzman, nalaman niyang lumipat na ang pamilya Guzman. Walang choice si Cyrus kundi tawagan si Jonathan. Dahil mayroon ding branch ng kumpanya ni Cyrus sa Donghai City, kaya gustong tumulong ni Jonathan walang problema sa paghahanap ni Cyrus sa pamilyang Guzman. Hindi nagtagal, nakuha ni Cyrus ang bagong posisyon ng pamilyang Guzman mula kay Jonathan. Mahigit alas 5 na ng hapon. At dumidilim na ang kalangitan, ngunit hindi pa rin pinili ni Cyrus na bumalik sa hotel para magpahinga, ngunit natagpuan niya ang villa kung saan nakatira ang pamilya Guzman. Nang makita ni Cyrus ang bagong villa ng pamilya Guzman, unti-unting nahulog ang pusong nakabitin sa kanyang puso. Noong una ay inakala ni Cyrus na ang paglipat ng pamilya Guzman ay maaaring dahil sa ilang pagbabago sa pamilya. Kaya lumipat sila, ngunit pagkatapos makita ang bagong villa ng pamilya Guzman, lubos na na-relieve si Cyrus, dahil ang bagong villa ng pamilya Guzman ay halatang mas malaki kaysa sa nauna. Napakaraming estilo, na nagpapakita na dapat ay maganda ang takbo ng pamilyang Guzman nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, dumiretso si Cyrus sa villa, at pagkatapos ay marahang pinindot ang doorbell. Ding dong! Ding dong! Pagkaraang mag-doorbell ng dalawang beses. Isang nasa katanghali ang gulang na babae na mukhang yaya ang nagbukas ng pinto ng villa, pagkatapos ay sumulyap kay Cyrus ng buong ingat, at tinanong si Cyrus na nakakunot ang noo, "Sino ka?" "Gusto kong hanapin si Uncle Leo." Nakangiting sagot ni Cyrus. "Nandito ka ba para hanapin si President Guzman?" "Wala si President Guzman sa bahay ngayon, bumalik ka bukas." Tuwang-tuwa ang sagot ng yaya kay Cyrus, at saka isinara ang pinto. "Tita, pwede ko bang itanong kung kailan babalik si Uncle Leo?" "Kung wala si Uncle Leo sa bahay, kasama ba sila Denver at Yana?" Pinigilan ni Cyrus ang yaya at nag-aalalang tanong. Matapos makita ng yaya na tila alam na alam ni Cyrus ang sitwasyon ng pamilya Guzman, naramdaman niyang hindi dapat masamang tao si Cyrus, kaya sinabi niya. "Binata, ang young master ay nasa ospital noong siya ay may sakit, at dalawang buwan nang hindi umuwi sina Master Guzman at Miss Yana. Ngayon, kung gusto mo talaga silang mahanap, pumunta ka sa ospital. May sakit si Denver." Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ng yaya, agad na nanlaki ang kanyang mga mata, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na nasasabi.
Hoy! Marahan na bam antong hininga ang yaya, at saka nagpatuloy. Ang tagal mo nang nagkasakit. Sino ka? Anong problema? Tanong ni Cyrus sa yaya sa sobrang pag-aalalang tono. Hindi ko alam kung ano talaga ang mali sa young master bilang yaya. Tumingin ang yaya kay Cyrus at walang magawang sumagot. Tapos alam mo bang nasa ospital sila ngayon? Tumingin si Cyrus sa yaya at nagpatuloy sa pagtatanong. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, inabot ng yaya at kumuha ng panulat, isinulat ang kasalukuyang ospital at numero ng ward ni Denver sa tala, at ibinigay ito kay Cyrus. Salamat. Sinulyapan lang ni Cyrus ang note, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Noong una, inakala ni Cyrus na siya ay nasa napakagandang mood nang makita niya sina Denver, Yana at iba pa. Ngunit sa oras na ito, pagkatapos niyang malaman ang balita, ang kanyang puso ay halo-halong. Alam ni Cyrus na dahil ang pamilya Guzman ay hindi nakabalik ng ganoon katagal. Nangangahulugan ito na ang kondisyon ni Denver ay dapat na napakaseryoso, kung hindi, ang pamilya Guzman ay hindi na kailangang manatili sa ospital sa lahat ng oras. Ngunit hindi maintindihan ni Cyrus kung bakit napakagaling magkasakit ni Denver. Huminto si Cyrus ng taxi na may mga pagdududa, at pagkatapos ay dumiretso sa ospital kung nasaan si Denver ngayon. Kabanata 460. Mga pagbabago. Ang ospital kung saan matatagpuan si Denver ay hindi masyadong malayo sa villa ng pamilya Guzman, kaya natagpuan ni Cyrus ang VIP ward kung saan matatagpuan si Denver nang wala pang kalahating oras. Sa oras na ito, si Leo at ang ina ni Denver ay nakaupo sa magkabilang gilid ng hospital bed na tahimik na sinasamahan si Denver. Si Denver, sa kabilang banda, ay nag-iisang nakahiga sa hospital bed. Si Denver ay natatakpan ng mga tubo sa buong katawan na parabang makakaligtas lamang siya sa pamamagitan ng pag-asa sa mga instrumentong ito. Matapos makita si Denver na ganito, halo-halong damdamin ang nararamdaman ni Cyrus sa kanyang puso dahil hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang gwapong si Denver. Kung ang dating Cyrus, siguradong hindi siya magtatanong ng kahit ano sa harap ng ganoong sitwasyon, dahil alam ni Cyrus na kahit alam niya ang nangyayari, siguradong wala siyang kapangyarihan. Wala akong kakayahang alagaan ang mga gawain ng ibang tao, ngunit ngayon si Cyrus ay hindi katulad ng dati niyang Cyrus. Lumapit si Cyrus at marahang kumatok sa pinto. Pagkatapos marinig ang katok, hindi sinasadyang bumangon si Leo, naglakad papunta sa pinto at binuksan ang pinto. Cyrus! Ngunit nang bumukas ang pinto, agad na natigilan si Leo sa kanyang kinatatayuan na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Tila hindi inakala ni Leo na babalik si Cyrus at nauutal. Cyrus, kailan ka bumalik? Tito Leo, kakabalik ko lang ngayon at may aasikasuhin ako. Pumunta ako sa bahay niyo, wala akong nakitang tao. Si Yaya ang nagsabi sa akin na nandito kayong lahat. Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. So ito ah. Bahagyang tumango si Leo, at pagkatapos ay nagpatuloy. Pagkatapos ay pumasok kakaagad. Kabaitan. Hindi kumibo si Cyrus, dir-diretso siyang pumasok sa ward, binati ang ama ni Denver, pagkatapos ay umupo sa upuan at tumingin kay Denver na nakahiga sa hospital bed. Ilang sandali pa, nagsimulang maging kakaiba ang kapaligiran sa ward. Tahimik na tumingin si Cyrus kay Denver, hindi umimik, at hindi nagtanong kung ano ang nangyari. Bagamat matagal nang walang kontak, hindi nagbago ang relasyon ni Cyrus kay Denver. Nang makitang biglang naging ganito ang kanyang matalik na kaibigan, natural na malungkot ang puso ni Cyrus. Lumipas ang oras, sa wakas ay tumayo si Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Leo, Tito Leo, pwede ka bang lumabas sandali? May sasabihin ako sa iyo. Hindi napigilan ni Leo na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mabilis na tumango at sinabing, Okay.
Pagkatapos sabihin ito, diretsong naglakad si Cyrus palabas ng ward at nagmamadaling sinundan ni Leo ang lakad ni Cyrus. Pagkaalis ng dalawa sa ward, naglakad si Leo sa dulo ng corridor, iniunat ang kanyang kamay, nagsindi ng sigarilyo, huminga ng malalim, at mahinang tinanong si Cyrus, "Cyrus, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tama ba? Anong mga paghihirap ang naranasan mo sa buhay? Kung makatagpo ka ng anumang problema, sabihin sa akin ng direkta, at susubukan kong tulungan ka kung kaya ko." Naramdaman ni Leo na biglang bumalik si Cyrus sa Donghai City, at siya ang nagkusa na lumapit sa kanya. Dapat ay medyo mahirap iyon. Alam ni Leo na hindi madali para kay Cyrus sa loob ng maraming taon. Kung ito ay sa harap ng ama ni Cyrus, tiyak na susubukan niyang tumulong. "Tito Leo, hindi dapat magkasakit si Denver para maging ganito, di ba?" Walang ekspresyong tanong ni Cyrus kay Leo. "Anong ibig mong sabihin?" Natigilan sandali si Leo at nagtanong sa medyo naguguluhan na tono. Maraming sugat sa katawan ni Denver at mayroon ding malalaking paso. Ipinapakita nito na hindi ganito si Denver dahil sa sakit, kundi dahil sa iba pang bagay. Kalmadong pinag-aralan ito ni Cyrus. Tumingin si Leo kay Cyrus sa harap niya at medyo nabigla, dahil nararamdaman ni Leo na si Cyrus na nakatayo sa harapan niya sa oras na ito ay tila ibang iba sa Cyrus na narinig niya. "Tama ka, nagkaganito si Denver dahil sa isang abnormal na aksidente sa sasakyan. Ngayon ay nasira ang utak ni Denver at hindi niya alam kung kailan siya madyay gising. Ngayon, hangga't kaya niyang iligtas ang kanyang buhay, ito ay isang kapalaran sa mga kasawian. Tandang padamdam panipi." Nakita ni Leo na nahulaan ni Cyrus ang lahat, kaya natural na wala siyang dapat itago at direktang sinabi. "Sinasadya ba ng isang tao?" Tumingin si Cyrus kay Leo at nagpatuloy sa pagtatanong. Paano mo nalaman?" Napatulala si Leo nang tumingin siya kay Cyrus. Paano niya maiisip na nahulaan ni Cyrus na may sadyang gustong pumatay kay Denver? "Ang hula ko." Pinigilan ni Cyrus ang galit sa kanyang puso at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong, "Sino ang napakalupit na pumatay kay Denver?" "Cyrus, may mga bagay na hindi mo naiintindihan, kaya huwag mo nang tanungin. I'm already very happy that you can come and see Denver." Tila tinatakasan ni Leo ang tanong na ito at bumulong kay Cyrus. "Kung ganoon Uncle Leo, dapat alam mo na kung sino ang gumalaw ng kamay ngayon, di ba?" Pinaikit ni Cyrus ang kanyang mga mata at tinanong si Leo. "Kahit na alam ko na kung sino ang may hawak kay Denver, ano ang magagawa ko? Ang kapangyarihan ng kalaban ay hindi ko kayang harapin, kaya may mga bagay na hindi nangyayari." Walang magawang sagot ni Leo. "Tito Leo, sino ang may gawa nito? Sabihin mo sa akin ang pangalan ng kabilang partido at tutulungan kitang harapin ang bagay na ito. Kahit anong mangyari, hahanapin ko ang hustisya para kay Denver." Excited na sigaw ni Cyrus kay Leo. "Aasikasuhin mo ba ito?" Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Leo na mapangiti nang walang magawa at pagkatapos ay mahinang nagsabi. "Little Cyrus, sa tingin mo ay napakasimple ng mga bagay, isa kang ordinaryong estudyante, may mga bagay na hindi mo naiisip. Solve na, gabi na, mabuti pang bumalik ka agad." Hindi alam ni Leo ang tunay na pagkakakilanlan ni Cyrus ngayon, kaya ganito ang reaksyon niya, ngunit sobrang naantig pa rin si Leo sa sinabi ni Cyrus. "Kung tutuusin, napakatagal na mula nang maaksidente si Denver. Marami sa mga kaibigan ni Denver ang bumisita, ngunit walang sino man ang nang-ahas na sabihin ang ganoong bagay bilang Cyrus." Tumingin si Cyrus kay Leo sa harap niya at huminga ng malalim. At hindi na nagpatuloy sa pagtatanong, dahil alam niyang kahit tanungin niya si Leo, hindi niya kailangang sabihin sa kanya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ngunit hindi sinabi ni Leo, hindi ibig sabihin na hindi makapag-imbestiga si Cyrus.
Kailangan lang tawagan ni Cyrus si Jonathan ngayon, at lahat ng tungkol kay Denver ay maaaring imbestigahan.